Ang pag-aatubili ni Vladimir Putin na gumamit ng mga sandatang nuklear sa patuloy na labanan sa Ukraine ay maaaring may ugnay sa ilang mga estratehikong pagsasaalang-alang at pagbabago ng dinamika sa larangan ng digmaan. Pero bakit hindi ginamit ni Putin ang kanyang mga nuklear kahit na maraming sundalong Ruso na ang nasawi sa digmaang ito at kahit na pasok na ang bansang Russia sa mga sundalo ng Ukraine? Yan ang ating aalamin ngayon. Ipinahayag ni Putin sa publiko na hindi niya kailangan ng mga sandatang nuklear upang makamit ang kanyang mga layunin sa Ukraine na nagmumungkahit na ang mga konbensyonal na kakayahan ng militar ng Russia ay sapat na sa ngayon. Binigyang diin niya ang puntong ito sa St. Petersburg International Economic Forum kung saan ipinahiwatig niya na ang armadong puwersa ng Russia ay may kakayahang makamit ang kanilang mga layunin nang hindi gumagamit ng mga opsyon ng nuclear. Ang paninindigan na ito ni Putin ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan habang iniiwasan ang mga sakuna na kahihinatnan kapag sasamahan ng nuclear escalation. Sa kabila ng kanyang mga kamakailang pahayag, ginamit din ni Putin ang mga banta ng mga sandatang nuclear bilang isang estratehikong pagpigil laban sa suportang militar ng kanluran para sa Ukraine. Kung saan binalaan niya ang NATO na ang pagtaas ng tulong militar sa Ukraine ay maaaring makapukaw ng isang nuklear na tugon, kaya pinananatili ang nuklear na opsyon sa talahanayan bilang isang malaking paraan ni Putin sa paglutas ng digmaan. Ang pamamaraang ito ay nagsisilbing takutin ang mga bansang kanluranin at pinipigilan silang lumaki ang kanilang pagkakasangkot sa tunggalian. Ang doktrinang nuklear ng Kremlin ay nagbibigay daan para sa paggamit ng mga sandatang nuklear kung ang soberanya ng Russia o integridad ng teritoryo ay nalalagay sa panganib. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto na ang mga kamakailang komento ni Putin ay nagmumungkahi ng isang maingat na diskarte na nagpapahiwatig na hindi niya nakikita ang kasalukuyang sitwasyon bilang ginagarantiyahan ang aksyong nuklear. Bukod pa rito, may mga talakayan sa loob ng Russia tungkol sa potensyal na pag-amyenda sa doktrinang nuklear upang mapababa ang threshold para sa paggamit ng nuklear, ngunit ang mga naturang pagbabago ay hindi pa formal. Ang potensyal na paggamit ng mga sandatang nuklear ay may malaking panganib kabilang ang internasyonal na pagkondena, posibleng paghihiganti ng Ukraine gamit ang nuklear ng kaalyado na galing sa NATO at ang paglala ng salungatan sa isang pandaigdigang paghaharap. Ang kasalukuyang diskarte ni Putin ay lumilitaw na inuuna ang tradisyonal na tagumpay ng militar at pampolitikang pagkilos kaysa sa paggamit ng mga sandatang nuklear na tinitingnan niya bilang isang huling paraan. Pero dahil sa pag-atubili ni Putin na gumamit ng nuklear, napasok na ng mga Ukrainiano ang ilang bahagi ng Russia, isa na dito ang rehiyon ng Belgorod, kung saan tinutukan ng Ukrainian artillery shelling at drone strike ang rehiyong ito sa hangganan ng Kharkiv Oblast ng Ukraine. Na kung saan nagdeklara na ang gobernador ng Belgorod ng state of emergency nitong mga nakaraang araw dahil sa mga pag-atake ng drone at mga ground unit ng Ukraine. Pangalawa ang rehiyon ng Kursk na kung saan nagsagawa ng surprise ang paglusob ang Ukraine sa rehiyong ito at pinapanatili ng Ukraine ang kontrol sa malaking bahagi ng teritoryong ito sa Russia. Noong unang bahagi ng Agosto taong kasalukuyan, inaangkin ng Ukraine na kontrolin ng 74 na nayon at bayan na sumasaklaw sa humigit-kumulang 400 milya kwadrado sa Kursk na isa sa nagbigay ng kaba at takot kay Putin dahil ang rehiyon ng Kursk ay meron itong sariling nuclear weapon ni Putin na posibleng gamitin din ng Ukraine sa sariling bansa ni Putin kapag nasakop nila ang bahagi ng nuclear base nito. Alam niyo ba na ang Kursk Nuclear Power Plant ay isa sa pinakamalaking nuclear power plant sa bansa ng Russia na nag-aambag ng malaki sa panrehiyong supply ng kuryente at marami pang iba? Na isa rin sa dahilan kung bakit palaging natataranta at kinakabahan si Putin dahil posibleng masakop na ito ng Ukraine dahil marami na rin ang mga sundalo ni Putin ang sumuko o di kaya ay palaging naku-corner ng mga Ukrainian. Kamakailan, ang mga pinuno ng NATO ay nag-anunsyo ng isang kahanga-hangang pangako ng hindi bababa sa $43 billion na tulong militar sa Ukraine.
Ang pangakong ito ay ginawa sa isang NATO summit sa Washington, kung saan binigyang diin ng mga pinuno na ang Ukraine ay nasa isang hindi maibabalik na landas sa pagiging kasapi sa alyansa. Ito ay isang makabuluhang pag-unlad, hindi lamang para sa Ukraine kundi pati na rin para sa mas malawak na geopolitical landscape. Kasama sa pakete ng tulong, ang mga advanced na kagamitang militar, tulad ng mga F-16 fighter jet, na inaasahang may hahatid sa mga piloto ng Ukrainian sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, inihayag ng Estados Unidos ang pag-deploy ng mga mas mahahabang missiles sa Germany na magpapahusay sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng NATO sa Europa. Ang estratehikong hakbang na ito ay naglalayong kontrahin kung ano ang nakikita ng NATO bilang isang lumalagong banta mula sa Russia. Ipinahayag ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na ang alyansa ay hindi lamang nagbibigay ng panandaliang tulong, ngunit nakatuon sa pangmatagalang suportang militar para sa Ukraine. Kabilang dito ang pagpaplano para sa 5 taong pondo na humigit kumulang 100 bilyong euro upang matiyak na ang mga pangangailangan ng militar ng Ukraine ay natutugunan ng tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Binigyang diin din ni Stoltenberg na ang mga pagkaantala sa suportang militar ay maaaring magkaroon ng malalang kahihinatnan sa larangan ng digmaan na binibigyang diin ang pagkaapurahan ng pangakong ito. Bukod pa dito, pinasimulan din ng NATO ang NATO at Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center sa Poland, kung saan gagampanan ng sentrong ito ang isang mahalagang papel sa pagpapahusay ng interoperability ng mga puwersang Ukrainiano sa mga pamantayan ng NATO, na tinitiyak na ang Ukraine ay maaaring epektibong ipagtanggol ang sarili nito ngayon at sa hinaharap. Ang mga implikasyon ng patuloy na suporta ng NATO para sa Ukraine ay malalim. Una na dito, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Russia na ang NATO ay naninindigan sa pagkakaisa sa pangako nito sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Ang suportang ito ay hindi lamang tungkol sa tulong militar, ito rin ay tungkol sa pagpapatibay sa pampulitikang integrasyon ng Ukraine sa NATO at sa mga adhikain nito para sa hinaharap. Sa kabilang anggulo, ayon sa Russian state media, na ang mga puwersa ng Russia ay dumaranas ng malaking casualty na kung saan tinatantya ang pagkalugi ng humigit kumulang 20,000 mga tropang pang-combat bawat buwan. Ang figure na ito ay nakahanay sa bilang ng mga bagong recruit na pinapakilos ni Putin na nagpapahiwatig ng nakakabagabag na equilibrium sa pagitan ng mga pagkalugi at mga reinforcement. Ayon din sa mga analyst, humigit kumulang 5,000 sundalo ng Russia ang nasasawi kada buwan na may mas mataas na bilang ng mga sugatan na humahantong sa mga alalahanin tungkol sa pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng militar ng Russia. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Putin na mag-recruit ng mga bagong sundalo, may mga indikasyon na bumababa ang mga rate ng recruitment. Ang militar ng Russia ay nagpapakilos ng humigit kumulang 30,000 bagong servicemen kada buwan, ngunit ang pagiging epektibo ng recruitment na ito ni Putin ay nasa ilalim ng pagsusuri. Nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas ng mga desertion sa mga sundalong Ruso, na marami ang naghahanap ng asylum sa ibang mga bansa upang makatakas sa labanan. Ang trend na ito ay sumasalamin sa lumalaking kawalang kasiyahan sa loob ng hanay ng militar ng Russia at isang pag-aatubili na magpatuloy sa pakikipaglaban sa isang digmaan na nagresulta sa mataas na casualty. Libu-libong sundalo ang naiulat na nagtangkang umalis sa militar na itinatampok ang mga panloob na hamon na kinakaharap ng administrasyon ni Putin. Bilang tugon sa sitwasyon ng mga ground units ni Putin na tumakas at sa mga nagtatangka pa lamang tumakas, sinimulan ng Russia ang paghila ng ilang tropa pabalik mula sa Ukraine upang ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo laban sa mga pagsalakay ng mga puwersang Ukrainiano. Ang strategic repositioning na ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa strain sa mga mapagkukunan ng militar ng Russia at ang pangangailangan na palakasin ang mga depensa sa mga pangunahing lugar tulad ng Kursk at Belgorod. Isa rin sa naging dahilan kung bakit nakapasok na sa loob ng Russia ang mga sundalong Ukrainian dahil sa imbis na makipaglaban ang mga sundalo ni Putin, ay mas pinili ng karamihan na sumuko at mabuhay na lamang
dahil na rin sa wala na silang tiwala sa sarili nitong gobyerno. Dahil sa pagsalakay ng Ukraine sa loob ng Russia, libu-libong mga tao nito ang nag-rally at karamihan sa kanila ay nagrebelde sa sarili nitong gobyerno dahil sa maling pagdala ni Putin sa sarili nitong mamamayan at politika at ang pagiging palpak nito sa digmaan. Bilang conclusion, ang pangako ng NATO sa pagsuporta sa Ukraine ay hindi natitinag at may iba't ibang aspeto ng tulong kung saan malaking tulong pinansyal at mga mapagkukunang militar ang ibinigay nito sa talahanayan ng Ukraine at hindi lamang pinalalakas ng NATO ang mga depensa ng Ukraine kundi pinalalakas din ito ang mga pampolitikang adhikain para sa pagsasama ng Euro-Atlantic. Habang nagbabago ang sitwasyon, napakahalaga para sa NATO na mapanatili ang suporta nito, habang pinamamahalaan din ang mga panganib na nauugnay sa pagkakasangkot nito sa labanan. Ang mga pusta ay mataas at ang mundo ay nanunood ng malapitan, habang ang NATO at Ukraine ay magkasamang nag-navigate sa mapaghamong tanawin na ito. Ang hindi naman paggamit ni Putin ng nuclear ay naiimpluwensyahan ng limitadong benepisyo ng militar ng naturang aksyon sa digmaan, na kung saan mataas ang potensyal para sa malubhang internasyonal na epekto nito, na posibleng magbigay din ng nuclear ang NATO sa Ukraine kapag gumamit si Putin ng nuclear. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa nuclear escalation, nilalayo nitong mapanatili ang estratehikong katatagan habang ginagamit ang banta ng kakayahan sa nuclear bilang isang paraan ni Putin sa pagpigil ng tulong militar ng NATO sa Ukraine. Sa pangkalahatan, si Putin ay talagang nahaharap sa isang sitwasyon ng mababang moral ng sundalo at makabuluhang pagkalugi na pinagsasama ng mga paghihirap sa recruitment at pagtaas ng mga desertion. Ang mga factor na ito ay nagdudulot ng malubhang hamon sa estratehiyang militar ng Russia at mga kakayahan sa pagpapatakbo sa patuloy na labanan. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.